pare-pareho silang manlalalang. O, yung ama, hindi problema. Si Kristo manlalalang. O, di binanggit na natin yung ulo ng sanuan, hindi magagawa ang sanlibutan kung wala siya. Ginawa ang sanlibutan sa pamamagitan niya. O, di si Kristo manlalalang. Eh, paano yung Holy Spirit? 33:4 ng ho. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung tatlo, lumalang eh. Kaya doon sa kasaysayan ng pagtubos, tatlo rin sila. Pag tinignan nyo ang 9:14 ng Hebreo, basa. Tatlo ha, pakinggalin nyo ha. Tatlo rin, 9:14 ng Hebreo. Opo. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu? Dalawa. Ay inihandog ang kanyang sarili na walang tungin na Diyos. Oo, tatlo. Ay maglilis ng inyong budhid sa mga gawang paraan upang makipaglingkod sa Diyos. Oo, oh, may tanin nyo, may tatlo. Kaya nang sabihin ni Kristo, magsiyaw kayo sa buong sanlibutan, bautismuhan nyo sila sa pangalan. Hindi sinabi dyan, bautismuhan nyo sila sa mga pangalan. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, sa at ng Anak, dalawa, at ng Kanyang Espiritu, di tatlo. Kaya pag tinignan mo yun, ano yung pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu? Pag tinakbun yung Amos 5:27, sila'y palalabasin sa Damasco ng isang makapangyariang kamay na ang pangalay Diyos. Okay po, meron mo kayong tanong. Tanong pa ulit. Sige po. Address ko lang po doon sa naging tanong ni sa atin. Tungkol sa history pa ng Seventh-day Adventists. Alam niyo po, meron pong time sa ating pong early church ng ating pong mga early pioneers ay naniniwala doon sa Arianism na si Kristo ay hindi Diyos. Ano po? O kaya naman ay parang mababang uri ng Diyos. Ano po? Pero, totoo po, naumpisa si J.N. Andrews, si Uriah Smith, at si James White ay naniniwala sa Arianism position. Pero later on, ay nagkaroon po ng pag-aaral sa ating pong doktrina at kanila pong napag-aralan na yung doktrina pala ng Trinity, bagamat yung salitang Trinity ay wala sa Bible, yung konsepto ng Trinity ay nasa Bible. Kaya naman, noong 1896, daw nagkakamali, sa aking hawak na reference, noong 1931 sa ating pong fundamental beliefs at noong 1980 sa Dallas, yung statement ng ating fundamental belief, ay mapabasa po natin ang ganito. Ang sabi, that the Godhead or Trinity consists of the Eternal Father, a personal spiritual being, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite, in wisdom and love, the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created, and through whom the salvation of the redeemed host will be accomplished. The Holy Spirit, the third person of the Godhead, the great regenerating power, etc., etc. So dito po, noong 1931, sa aking fundamental beliefs, ay binabanggit na itong tatlong persona, dahil nagkaroon tayo ng pag-aaral, katuklasan na ang tatlong ito ay Diyos, co-equal. Noong 1980, that is statement of fundamental beliefs ng General Conference, ito po yung nakasulat. Ito yung nasa fundamental beliefs natin ngayon. Sabi, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all and ever-present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. He is forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation. So dito po, makikita po natin yung progression na nagaganap sa atin pong paniniwala, na kung saan, magmula sa Arianism, sa pag-aaral ng ating mga early pioneers ay natuklasan nila na yung doctrine of Trinity ay kinakailangan ay mas tama at ito po ay biblical.
Ganun din po si Ellen White sa kanya pong mga sulat, ay makikita natin na kanya pong pinidiin, Cyril Pages, pinidiin niya na si Kristo ay tunay na Diyos. Thank you po. Kung meron mo kayong encyclopedia, Bible Dictionary, andun ho yung history niya. Sa ating, yung mga tanong niyo, naroon po yan. Sige po. Ay, kaya ang Ebanghelyo, habang nag-iisip kayo ng tanong, bago lumitaw sa 14:6-7 ng Revelation, na everlasting gospel, doon pa lang sa Old Testament tinuturo na yung gospel. Kaya yung 3:8 ng Galacia ay itinuro na ang Ebanghelyo kay Abraham. Kaya hindi lang lumitaw ang everlasting gospel sa Revelation 14, kaya sa pamamagitan ng gospel, mauunawaan nila, kaya nagpatayo ng sanctuary. Yung sanctuary, lahat noon ay nakasentro kay Jesus Christ. Oh, sige po. Sige po. Tanong po kayo. Bob, tanong mo. Bob ba? Bisita. Sige po, taga saan po sila? Taga saan po? Taga Buena Vista, George. Oh, Buena Vista. Doon. Brother Mark, okay. Sige po. Mark, Tirona. Ah, o pala si Tirona. Tirona ka ba? Siya, sige. Sige, sige. Hindi, tatanong ko lang po yan kasi sabi ni Jesus Christ nung nasense sa langit, i-ano daw niya yung Holy Spirit niya. Yun po ba yung Holy Spirit na literal o by word sa Bible? O yung Ebanghelyo? Yung ganun. Ay, hindi po. Siya po talaga. Para bang may Holy Spirit na gumagabay sa iyo araw-araw? Opo. Di ba sabi niyo, iwala yung Diyos na ma? Ay, opo. Opo. Pero yung Holy Spirit, sino po yun? Yung siya talagang... Holy Spirit po talaga. Kasi person ang ginamit. He comforted. He. Person. Hindi siya bababa kung hindi muna siya aakyat. So meron pong kumukomfort sa atin araw-araw? Opo. Opo. Diba po? Patandaan po ninyo, ang Holy Spirit, ikatlong persona. Sa 14, 25, 26, 15, 16, 17, 16, 13, 16, 8, 13, 30 ng Epeso ng 1, makikita niyo yung galaw ng Holy Spirit eh. Hindi ako aakyat sa Ama, malibang pag-akyat ko, bababa ang Holy Spirit, aalimin niya kayo, susumbatan niya kayo, aalimin niya kayo, tuturuan niya kayo, aakayin niya kayo. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Ang problema natin, anumang kasalanan, mabigat, maliit. Pag sinalangsa ang Holy Spirit, walang kapatawaran. Pero pag kanilangin ko yung Ama, Anak, may kapatawaran. Pero bakit? Parang mabigat yung Holy Spirit, no? Alin ba yun? O, hindi naman yung tinatanong yun. Hindi ko na yung sasagutin. Nanay, sige po. Holy Spirit, bumaba. Hindi siya nakikita, pero yan yung nagsasalita sa iyong isip, sa iyong puso. Tanong. Tanong ko sasagot. Walang tanong. Kabataan, tulad ko. E, tanong kayo. Sasagutin mo na. Hindi, sasagutin mo na kasi tinanong mo na. Tandaan po ninyo ang lahat ng kasalanan kay maliit, kay malaki against the Holy Spirit. Tama? Hindi ka nag-ika po. Laban sa Holy Spirit yun. Kumain ka ng duman against the Holy Spirit. Pero ano yung hindi mapapatawad? Yung hindi mo hinihingi ng tawad. Tawa nyo? Dahil 16:8, ang trabaho niya, taga-sumbat. 16:13 ng 1, ituturo niya ang buong katotohanan. Kung ikaw man ay nasa Methodist, nasa Baptist ka, bigla kang pupunta ng Adventist. Bakit? Kasi nakita mo yung buong katotohanan. Huwag niyong dutok-trinahan ng born again, na mali ang born again, ha?
Huwag yung tuturuan ng Iglesia ni Kristo na mali ang Iglesia ni Kristo. Tama sila. Tama ang born again. Tama ang saksi. Tama ang lahat. Kaya lang, kulang sa Adventist kumpleto. O kaya, pag inatay ka mula sa Baptist, mula sa Protestante, napunta ka ng Adventist, bakit? Kasi inatay ka ng Holy Spirit, di na lang ka sa buong katotohanan na hindi mo nakita roon. Kaya yun ang trabaho. Kaya ang Holy Spirit, natural, pag nagkasala ka, hindi mo hiningi ng tawad, ay, blasphemy yun. Blasphemy sa Holy Spirit yun. Ay, hindi ka nga mapapatawad. Bakit? Eh, hindi ka humingi ng tawad. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Gandang hapon ba? Magandang hapon din naman. Nabasa ko po yung National San Telo. Uy, diga! Tapos po, ang inisis ko po sa sarili ko, sa sarili ko, may karapatan po ba akong ituro yung nabasa ko? O wala? Especially po, halimbawa, may mga kaibigan po ang Iglesia, may kaibigan po ang Lord. May karapatan mo ba kayong ituro yung nabasa nyo? Apo. Okay. Ang nabasa mo ay Sunday law. Pag Iglesia ka ni Kristo, kung ikaw ay authorized, pwede mo. Po, ito pa po. Ah, sige. Nagdaga mo na muna yung tanong para iisa-isagot ko. Ina ko po kasi sa sarili ko na kung hindi nabasa ko po sa National Sunday law, na kung ang tao ay hindi alam ang kanyang ginagawa, ligtas siya sa kasalanan. So, ibig sabihin po, kung ang tao ay sumisimba sa iglesia, hindi niya na maalam kung tama ang ginagawa ng iglesia ngayon, maaaring ligtas pa rin siya. So, ibig sabihin po, kung ako po sa sarili ko ay, halimbawa, tinuro ko po sa, kunyari po kay Mark, si Mark ay sa iglesia, hindi niya alam na ang iglesia, kunwari o, active siya ron, pero hindi niya alam, may kakulangan ng iglesia. At tama po ron, ay ligtas pa rin. Ang point ko po ba is, alam ko po yung ganung bagay, hindi ko po tinuro sa kanya. May kasalanan po ba ako? O, alam ko yung ganung bagay, tinuro ko sa kanya, niregret niya. Okay, 4:17 ng Santiago, ano nakalagay? Sa nakakaalam ng mabuti, hindi niya ginawa ano? Napusin ka muna. Sabihin mo. Sabihin mo, alam mo. Oo. Kaya lang, parang madigat yung dating, no? Sunday lo agad. Uy, alis na kayo dyan. Alis. Sunday lo na. Hindi yung maiintindihan ng iba. Kaya nga po. Anong gagawin mo? Sa akin po ang ginagawa. Kasi po ako naman po talaga ay naghahanap pa rin ngayon ng touch by the Holy Spirit. Sabihin natin gano'n ang alam. Ito ba? Pero ano po yung iniisa-isa. Okay, alam ko na yung tanong mo. Hindi mo sasabihin, hindi ka kikilos, hindi ka gagalaw, hindi ka magtuturo, hindi mo sasabihin hanggat hindi ka natatouch ng Holy Spirit. Kasi po, hindi ko po alam sa sarili ko kung may karapatan po ako. Okay, bibigyan kita ng karapatan according sa Bible. Dahil tayo ay membro ng Iglesyang Nalabig, tayo ay Remnant Church. Si Apostol Pablo ay sugo sa mga hintil. Hindi natatapos yung sinasabi nilang huling sugo doon sa anghel. Hindi. Ang sugo, pagkatapos ni Pablo, nagsugo uli siya sa 8:23 ng ikalawang Korinto. Si Tito, inutusan siya ay sugo. Tayo ngayon ay sugo. Tayo'y inutusang mangaral doon sa kapitulo 10 ng aklat ng Apokalipsis, chapter 10, verse 11. Manghula kayong muli, prophesy again. Wala namang ibang inutusan yan na nabigo noong 1844, kundi tayo. Kaya may karapatan kang magsabi. Bakit? Pag hindi mo sinabi, sisingilin naman ang dugo sa'yo. 33 ng Ezekiel. Oh, yun po ang atin. Kaya may karapatan mo kayo sapagkat kayo ay kaanib ng Iglesyang Nalabi. Sige po. Hindi ito nakaalam para sa mga pastor. Opo. Opo. Lahat tayo na makakaalam ng katotohanan, ito'y ating tungkulin. Opo. Tayo ay bantay. Tama. Mag-isa yung pamilya na hindi mo pakasama sa panampalataya, nilalampulin mo. Tama.
at walang maliligtas na hindi nakakalam ng Katuhan. Tama! Bago dumating ang ating Panginoon, itong pangangaral ng tatlong sinukong anghel, bago siya dumating, makakaalam ang lahat ng tao at magpapasya. Kaya hindi ka tatutuhan ng magpapasya. At nagpapasya, tinanggap ang Katuhan ng kasama siya maliligtas. At yung hindi maliligtas, hindi tinanggap ang pagpapalitan. Ito yung hindi maliligtas. Pero lahat ay makakalam. Opo, opo, tama kasi dadalhin yung ebanghelyo eh, sa buong sanlibutan. Pag naidala na ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang Diyos hindi bababa. Hanggat ang tao hindi nakakarating ang liwanag. Para baga sabi ng mga ibang Baptist na once saved, always saved, pagkatapos ay bahala na ang Diyos dahil may predestined, kung ikaw masisimba na simba, hindi ka pala ligtas. Yung bang hindi sisimba-simba, yung paligtas, predestined. Ngayon, hindi ganon. Sabi ni Kristo, bago niya iligtas, makaalam muna ng katotohanan po ng Timothy 4. Dito. Ito pa rin naman sana ang buhay. Kasi ang hinahanap niya ay karapatan. Opo. Pero wala po tayong karapatan. Hindi yung karapatan na kailangan natin. Kundi, hindi karapatan ang dapat natin i-serve, kundi responsibility. Opo, pwede din po. Sabi po kasi sa Mateo 28:19. Okay. Dahil dito, magsiyam kayo. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong Great Commission. Pangalan ng mga at ng anak at ng Great Commission. Ito ang ating Great Commission. The Great Tayo Commission. Tayo na sa Iglesia na binigyan ng komisyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya Hindi natin kailangan hanapin ng karapatan, kundi tayo ay may responsibilidad bilang Adventista na ipangaral ang Ebanghelyo. Okay, salamat po. Meron din dyan term sa Biblia doon si Kristo'y nananalangin sa Getsemani bayan sa 17 ng San Juan. Ama, luwalatiin mo ako sapagkat tinamo ko ang kaluwalatian bago na itatag ang sanlibutan. Sa 20, 21, 22, 17, sila'y ako'y sinugo mo at sila naman ay sinusugo ko. Hindi lamang sila kundi yung mga sumampalataya sa akin. Kaya sugo, may karapatan ka, may responsibilidad kang dalhin. Yung kasi sabi niya ay sinusugo ko sila. Hindi lamang sila ang sinusugo ko, kundi yung sumampalataya din sa akin. Yun, kaya meron kang responsibilidad dalhin. Kaya tayo yung nasa Mateo 28, tayo yung nasa Revelation 14, na nasa logo ng Three Angels Message, dadalhin ang lahat ng pabalita sa bawat bansa, wika, bayan, at lipi. O tayo ang sinasagisaga nun. Bawat individual na kaanib ng iglesia. Theology ka man, hindi ka man ng theology, anuman ang talent niyan, pwedeng ispread yan. Okay, sige po. Matatapos tayo ng 5 ban. Kung sinagsang ayon sa kuya. Hindi po. Hindi nyo mga nagkakas. Mamimigay sa mga bata na uli na. Sige po. Mga tabiay. Pakiyan ang lagay mo sa mga. Yung po maliligtas yung lamang kung may tatak na sinag ka. Yung 144,000 ba tinatanong mo? Huwag na, no? Kasi malalim. Hindi. Si Martin Luther, ang ilang mga reforms, walang tatak eh. Hindi lang yun nila sabat. Pero ang tanong nyo, ligtas ba sila? Sulat ni Ellen White isa. Babangon yun. Pero